Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ganitong luto naman ang saging lakatan ang gawin nyo na sigurado ako magustuhan ito ng buong pamilya nyo pag ganito i-prepare nyo sa kanila. Napakasarap at napakadali lang gawin at only few ingredients lang para makagawa nito. Kaya try nyo ito sa bahay. Siguradong mag-enjoy ang mga anak nyo dito pag ganito ihanda nyo sa kanila. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Riza. Please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong uploads. To start, gagawa muna tayo ng ating butter mixture. So dito sa aking bowl, naglagay lang ako dito ng 12 tablespoon na all-purpose flour. Pagkatapos maglagay na rin ako dito ng 6 tablespoon na rice flour and 2 tablespoon na cornstarch. Pagkatapos gagamit lang ako ng salaan dito at salain lang natin tong dry ingredients natin para walang buo-buo mamaya sa butter mixture natin. Maglagay na rin ako dito ng 5 tablespoon na sugar and 1 teaspoon na baking powder and pinch of salt. Kung gusto nyo pa mas matamis, pwede nyo po adjust yung sugar dito, pwede nyo po dagdagan kung gusto nyo mas matamis pa. Tell me where you're watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. So ngayon, nag-add lang ko dito ng 150 ml na water and then paghalo-haloin lang natin to. Shoutout muna tayo ka Eileen Villanueva from Batangas City and Kate Parado from Qatar, Ilaguba from Tagbilaran City. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, naglagay pala ko dito ng 4 tablespoon na vegetable oil. Tapos paghalo-haloin lang natin. Ayan, okay na tong butter mixture natin. So set aside lang muna natin to. Ngayon, gagamit lang ako dito ng 4 na pirasong saging na lakatan. Pabalatan ko lang to. Tatanggalin ko lang tong skin dito. Pagkatapos, ikat ko lang to ng ganitong cut. Anyway, pwede rin kayo gumamit dito ng saging na saba. Wala kasi akong available dito, kaya itong saging na lakatan ang gamitin ko. Masarap din naman pa ganitong saging ang gamitin. So ayan, gagamitin ako dito ng bamboo stick. I-insert ko lang dito yung saging. Bali, 3 piraso ang i-insert ko dito. Pwede nyo po dagdagan kung gusto nyo 4 or 5. Kayo na po bahala kung ilang piraso ang ilagay nyo dito. So, sa akin, 3 lang. So ayan, gawin ko lang to sa lahat. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So paki-heart na tong video na to at comment kayo sa baba, I love banana recipe. Ngayon, i-dip ko lang dito sa ating butter mixture tong saging natin. Ayan, i-coat, make sure na na-coat lahat. Tapos, nagpainit lang ako ng oil dito at i-fry lang natin ito until maging golden brown color. And then, balibalik na rin lang natin para pantay-pantay ang pagkaluto dito. Mga mami, mayroon na naman kayong panibagong idea para gawin nyo sa saging pamaryenda. So, ayan, okay na to, luto na. So, hanguin ko lang to at ilagay ko lang sa strainer para tumuloy yung excess oil dito. Pagkatapos, ilipat ko lang dito sa plate para sa plating. At ready to serve na. O, diba? Napakasimple lang nito at napakasarap. Kaya mga mami, kung marami kayong saging sa bahay, subukan yung ganitong gawin. Siguradong mag-enjoy kayo dito. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe, everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. Pakishare nyo din tong video na to sa mga labos nyo para ma-idea rin sila. Maraming salamat po.